Paano kapag nakalimutan nyo ang inyong password sa inyong ginawang e-travel account? Dahil may mga OFW o mga pasahero na kapag umuwi sa Pilipinas at nagre-register sa e-travel arrival card ay hindi na nililista ang kanilang password at email address na nare-register nila sa e-travel. Kaya pag magre-register na sila sa kanilang e-travel departure card kapag pabalik na sila sa ibang bansa, ay invalid password or email address ang lumalabas. Guys, take note na yung mga nakauwi sa Pilipinas na nakagawa na ng e-travel na hindi pa naaabutan ng e-travel update or ng bagong update ngayon sa e-travel na wala pang account, ay kailangan nyo na ulit gumawa ng account kung pauwi kayo sa Pilipinas or babalik sa ibang bansa basta hindi pa kayo nakagawa ng account. Dahil hindi na counted yung mga una nyo nagawa or yung mga dati nyo nagawa kung sa lumang registration nyo ito na register. Dahil ngayon, kailangan na gumawa ng account. At kapag wala pa kayong account at mag-login kayo, ay invalid email address or password ang lalabas. So sa mga wala pang account, dun kayo guys sa baba sa create account. May mga video tutorial ako na ilalagay ko sa description ng video na ito kung paano mag-register sa e-travel arrival card at e-travel departure card sa latest ngayon na bago sa e-travel. Itong video kasi na ito guys, ang ituturo ko sa inyo is kung paano kapag nakalimutan nyo ang inyong password sa ginawa nyong e-travel account. So, ang gagawin nyo lang guys, kapag nakalimutan nyo ang inyong password sa inyong e-travel account, ay pumunta kayo sa website ng e-travel. Na ilalagay ko yung tamang website sa description ng video na ito para hindi na kayo mapunta sa scam na link. At after nyo mapunta yung website, ay i-click nyo yung forgot password. At lalabas ito. Ilalagay nyo na ang inyong email address na ginawa nyong e-travel account ngunit nakalimutan nyo yung password. And after that, click submit. Lalabas na ito. Ilalagay nyo ngayon ang inyong panibagong password ng 2 beses. At bago yan guys, pumunta muna kayo sa inyong email dahil nag-send sila sa inyo ng OTP or ng one-time PIN para sa inyong change password na ilalagay nyo dyan sa baba. Magsasuggest din sa inyo si e-travel ng strong password pero i-click nyo lang yang create your own. And after nyo malagay yung ginawa nyong bagong password at ang inyong OTP or one-time PIN, i-click nyo lang yung submit. At lalabas ito guys, log in. So ilagin nyo na ang inyong bagong account or yung bagong password na ginawa nyo sa inyong e-travel account at click log in. At ayan na guys, yung account nyo. At pwede na kayo mag-register. I-click nyo lang yung new travel declaration. Basta guys, kapag pauwi kayo sa Pilipinas, ay e-travel arrival card entering the Philippines ang pipiliin nyo. Pero kapag pabalik sa ibang bansa, ay departure leaving the Philippines. Sa mga nagtatanong naman kung pwede daw ba gumawa ng e-travel account kahit hindi pa uuwi sa Pilipinas, ang sagot guys ay yes, pwedeng-pwede. Pero dapat make sure na i-save nyo ang email address at password na ginamit nyo sa pag-register nyo or sa paggawa nyo ng e-travel account. At hanggang dito lang kayo sa first 3 steps hanggang sa new travel declaration. Pero magpo-proceed lang kayo dyan sa new travel declaration kapag 3 days na lang bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. So ayun guys, pwede kayong gumawa ng e-travel account kahit hindi pa kayo uuwi or babalik sa ibang bansa. So, bisitahin nyo lang ang description ng video na ito or ang pinned comment dahil doon ko ilalagay yung tamang link ng website ng e-travel at yung mga kumpletong video tutorial ko sa pag-register sa e-travel arrival card at e-travel departure card para hindi na kayo ma-scam at mapunta sa scam na link. Dahil ang pag-register sa e-travel ay 100% free at wala kayong kahit anumang babayaran. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!